you. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang epekto ng pagsasabi ng I love you o mahal kita ay nakapagpapabago ng takbo ng buhay. Always affirm your love for one another. Araw-araw sabihin ninyo sa isa't isa yan. Carmel Raine, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal, dahil May 7 ang kasal natin, bibigyan kita ng 7 na anak! Akala ko GoPro 7! Congrats sa atin, mahal. Salamat sa napakalagkit na pagmamahal. Mahal na mahal kita, Ran. Ayun. Thank you sa pag-suporta sa travel goals ko. Yun lang. See you later. Nagkakilala kami sa Jollibee. Once na nung gumawa ako sa kanila, nagpa-firm ako ng service report. Ayun, sabi ko sa ganda naman itong na to. Ayun, kasi pangalan niya kasi nakasulat sa service report. Sinerch ko lang siya, tapos nagkakilala na kami. So, yun, simula na. Napunta siya sa store, parang lagi siyang ngiti ng ngiti, tapos kamusta-kamusta, ganyan. Tapos nagte-text din siya sa akin noon na, tapos yung parang one time na nakita ko siya na parang pursigido. Ayun, binigyan ko rin naman na nang siya. Mahal, congratulations, Char. Sobrang thank you sa bahaba ng pasensya mo at sa napakasarap na pagmamahal. Wow. Super excited na ako sa forever kasama ka. I love you. Baka naman maiyak ka. Ay, mahal. Salamat sa regalo, ha. Iingatan ko to. I love you. Huwag kayong makakalimot na magkasal. Huwag kayong makakalimot na tumawag sa isa't isa. Huwag kayong makakalimot simula ngayon hanggang sa huling sandali ng inyong buhay na ipagdasal ang isa't isa. Ay, mahal. Excited ka na ba sa ating future? Sa ating magiging mga anak? Sana maging successful yung ating pagsasama. At mahal na mahal kita. Excited na ako para sa future natin, sa magiging mga future kids natin. At saka excited din ako dun sa pagdating ng araw na nandito ka na lang sa Pinas, yung hindi ka naaalis. Sobrang saya ko ngayong araw na to kasi nga, di ba, magiging Mrs. Robles na ako, magiging asawa mo na ako. So, chill-chill ka lang. Antayin mo ako sa harap ng altar. I love you! From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. Ranilito, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Carmel Raine na narito ngayon
alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I. Kailangan ninyo ang panalangin. Magdasal kayo. Kailangan ninyo yan. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa inyo. Ang Diyos ang magbibigay ng mga biyaya para sa inyo upang ang inyong pagsasama ay totoo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Nilito. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si kami, Raine, na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Carmi, Raine, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ranilito na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Huwag kayong maniniwala na kapag ikaw ay nagmamahal, lagi kang masaya. Ang pagmamahal ay hindi depende sa emosyon. Ang pagmamahal ay tinatawag na commitment, pagtatalaga ng iyong sarili sa isang tao.
sakramento ng kasal ay tinatawag na sakramento dahil ito ay itinatag mismo ng Diyos. Pag sinabi mong sakramento, sa ibang salita, sa pangkaraniwan na kaisipan, ito ay palatandaan. Ibig sabihin, pag sinabing sakramento ng kasal, kayo ay magiging palatandaan ng Diyos sa kanyang sambayanan. At kayo ay naririto dahil gusto ninyo na humarap sa Diyos sa sambayanan upang kayo ay magsama ng may basbas ng Diyos. Kaya nga, sa pagsasamang ito, tandaan ninyo na ingatan ninyo ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Isa sa malaking dahilan kung bakit nagpapakasal ang lalaki at babae ay dahil sa pagmamahal. Pero kung titingnan mo at sinasabi na sa pagbuo ng pamilya, ang pagmamahal 40% lang o maaring 30% lang. Ang iba ay kasama na ang ekonomiya. Ito yung sinasabi ng matatandang hindi ka pakakainin ng pag-ibig. No, dapat naghahanap buhay at kaya mo na bumuo ng isang pamilya. Kaya nga, ingatan ninyo ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Kaya kayo narito ay dahil mahal ninyo ang isa't isa. Totoo ba yun, Raine? Ano ang pangalan mo? Raine, totoo na mahal mo siya. Sabihin mo nga sa kanya na mahal mo siya. Sandali. Magma-microphone. Sabihin mo sa kanya. Mahal. Mahal na mahal kita. We. At kapag narinig mo, Carmi Lorraine, anong palayaw mo? Lorraine, ang bagay na yan, sumagot ka at tugunin mo yung kanyang pagsasabi na mahal ka niya. Mahal. Mahal na mahal din kita. Totoo, kapag ikaw ay nakarinig ng nagsabi sa isang tao ng I love you, para bang corny, di ba? Pero ang epekto ng pagsasabi ng I love you o mahal kita ay nakapagpapabago ng takbo ng buhay. Always affirm your love for one another. Araw-araw sabihin ninyo sa isa't isa yan. Diba nung nakaraang mga araw, mga nakaraang taon, pag kayo nagte-text, hindi nawawala ang bagay na yan. You always affirm your love for one another. At ang pagmamahal na yan, tandaan ninyo, ay hanggang kayo ay may buhay. Kanina nung kayo naglalakad dito sa aisle ng simbahan, hindi nyo iniisip na kayo magsasama sa loob ng isang taon lamang o ng 5 taon lamang o ng 10 taon lamang. Kaya ninyo iniisip na magpakasal ay para magsama habang buhay. Bakit? Sapagkat iniisip ninyo na hindi magiging kompleto ang inyong buhay kung hindi kayo magpapakasal. Ang nasa isip ninyo ay magiging buo ang inyong kaligayahan kung kayo ay magsasama. Isa sa mga bunga ng pag-ibig ay kaligayahan. Dapat maging masaya ang masaya ang inyong pagsasama. Pero tulad ng sinabi ko kahapon sa mga misa dito, huwag kayong maniniwala na kapag ikaw ay nagmamahal, lagi kang masaya. Ang pagmamahal ay hindi depende sa emosyon. Ang pagmamahal ay tinatawag na commitment, pagtatalaga ng iyong sarili sa isang tao, patulog ng bukas ang ilaw. Samantalang si Lorraine, hindi naman sanay matulog ng walang bukas na ilaw. Sinong masusunod? Sino? So pag-usapan ninyo kung sino mas. Pero mga simpleng bagay na nakakaapekto sa buhay ng mag-asawa. Normal, tandaan ninyo, normal sa mag-asawa ang paminsan-minsang nag-aaway. Pero ang hindi normal ay ang hindi nyo masettle yung problema ninyo. May tatanong ako dito sa inyong mga kasama, kayong mga sumisimba. Pakilakas lang po ang sagot sa tanong ko. Oo o hindi lang ang sagot.
Ito ang tanong. Pakinggan niyo mabuti ang sasagot nila. Ang tanong, madali ba ang buhay may asawa? Pakilakas po ulitin ko ang tanong. Madali ba ang buhay may asawa? Narinig niyo? Hindi. Pangalawang tanong, kayo naman ang tatanungin ko. Kung ang sagot nila ay hindi madali ang buhay may asawa, kayo naman ang tatanungin ko. Gusto pa ninyong ituloy ang kasal? Gusto niyo pa? Mahirap kaya mag-asawa? Ngayon, gusto ninyo na ituloy pa? Gusto niyo? Bayad na ang mga panghanda? Now, mahirap pero bakit sumusuong pa rin ang lalaki at babae sa pagpapakasal? Dahil sila ay nagtitiwala. Nagtitiwala sa isa't isa. Na sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng hirap ng buhay, at yan nga ang ipapangako ninyo. Magsasama kayo sa hirap at ginawa. Hindi madali ang buhay may asawa. Pero sa pag-unawa ninyo, sa isa't isa, magiging maganda at makahulugan ang inyong magiging pagsasama. Kailangan ninyo ang pasensya sa isa't isa. Simula ngayon, Ran, pagpasensyahan mo si Lorraine. Ah, matagal na. At ikaw, Lorraine, pagpasensyahan mo si Ran. Kinakailangan ninyo na balutin ang pag-unawa sa pagpapasensya. Kung minsan nagpapasensya ka, pinipilit mong umunawa, but left to your own human limited strength, you will not last. May hangganan ang ating pasensya. May hangganan ang ating lakas. Kaya kailangan ninyo ang tulong ng Diyos. Kailangan ninyo ang panalangin. Magdasal kayo. Kailangan ninyo yan. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa inyo. Ang Diyos ang magbibigay ng mga biyaya para sa inyo upang ang inyong pagsasama ay totoo na maging kalugod-lugod sa Diyos. At ang pinakamagandang biyaya ng Diyos sa ikinakasal ay mga anak. Hindi kumpleto ang buhay na mag-asawa kapag walang anak. Ilan ang gusto mong anak, Ran? Mga dalawa po. Dalawa. Ikaw, Lorraine, ilan ang gusto mong anak? Ganun din po, dalawa lang. So, apat. Dalawa sa'yo, dalawa. Alam po ninyo, lagi kong sinasabi at uulit-ulitin ko ito dito sa mga makakasal ko dito sa Santa Rosa. Tandaan ninyo ito, kapag maganda ang lahi, pinararami. Tandaan ninyo yan, dahil karaniwang dumadami mga pangit. Ang sakit kaya sa ulong tingnan ang mga pangit. Samantalang pag nakatingin ka sa mga magaganda, para bang nawawalan ka ng problema. Kapag maganda ang lahi, pinararami. Tandaan mo, Lorraine, maganda ka. At ikaw, Ran, ay mabait. At guwapo, guwapo din naman. Pero, alam nyo, no? When we speak of people, when we speak of persons, it is not just about beauty. Diba? Ang daming mga magaganda pero hindi natin gusto. It is about attitude. Yung ugali. Kaya nga kapag maganda na, maganda pa ang ugali, perfect. Diba? So, tandaan ninyo, paramihin ninyo ang inyong lahi. Pero, yung kaya ninyo at responsable ninyo na mapalalaki ng maayos. Ang biyaya ng Diyos ay mga anak, huwag kayong makakalimot na magdasal. Huwag kayong makakalimot na tumawag sa isa't isa. Huwag kayong makalilimot simula ngayon hanggang sa huling sandali ng inyong buhay na ipagdasal ang isa't isa. At kung kayo ay magkasama, no, habang kayo ay nagdarasal, maganda nga, iparinig ninyo sa isa't isa yung dasal ninyo para sa isa't isa. Upang maging aware kayo dun sa gusto na maganda ng inyong asawa. Sa diwa ng pagmamahal na dapat yung ingatan, sa diwa ng pag-unawa na dapat yung suportahan ng pagpapasensya, at sa diwa ng pananalangin, ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa inyo. Maging matatag lamang kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa, sikapin ninyo na makapagbigay ng magandang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang sambayanan.
bumuo kayo ng magandang pamilya. Sabi ng isang magaling na manunulat, si George Bernard Shaw, sabi niya, the best service that one can render to humanity is to raise a good family. The best service that one can render to humanity is to raise a good family. Ran, Lorraine, raise a good family. At sa ganitong diwa, sasagawa natin ang sakramento ng kasal. Carmi Lorraine, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ranelito na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ranelito, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Carmi Lorraine na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay nakahandang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Gayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad. At ipahayag ninyo miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Carmi Lorraine, sumasangayon ka ba na maging asawa si Ranelito na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Ranelito, sumasangayon ka ba na maging asawa si Carmi Lorraine na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay dasalin ninyo ng sabay ang panalangin ito. O Panginoon, kami po ay inyong loobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay ating babasbasan ang inyong mga aras at singsing. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng ating tulong na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, O Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo na silang magsusuot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan mo, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina Ranelito at Carmi Lorraine. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Carmi Lorraine, isuot mo ang sinising na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ranelito, isuot mo ang sinising na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Carmi Lorraine, nilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapanganakan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ang mga ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan.
Ama naming Diyos, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at gawaran mo sila ng biyaya kasama ng kanilang magiging mga anak at mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ang iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay upang sa pagdami ng mga anak sa iyong sambayanan ay may dangal ang pagmamahala ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinukob at ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikalugod na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayan ang kinukupkop sa pamamagitan ni Kristo na sa tanay tumubos. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Carmi Loraine, simula sa oras na ito hanggang sa huling sandali ng inyong buhay, kayo ay mag-asawa na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya bilang pagtanggap, Ranilito, bigyan mo ang iyong asawa, si Carmi Loraine, ng isang masuyong halik. Palakpakan natin ang mga bagong kasal. From the driveway of my house to your apartment where I am waiting now. Come on, don't think night's young. Let's go. NYC, Portland, Austin, Anaheim. Maybe not Anaheim. Keep an open mind. I'm just saying, baby, let's go. I don't care. Gagawin ko sa salita dito. Una-una po, nagpapasalamat ako sa kay Lord kasi binigyan tayo ng maganda panahon. Tapos sa mga magulang ko, tapos sa magulang ng asawa ko. Salamat po sa inyo kasi pinagkatiwala niyo yung anak niyo sa akin. Tapos sa pamilya ng asawa ko, kay Mami, sa mga kapatid niya, sumuport na para magkatotoo to. Thank you po sa mga family ko. Hirap.
Salamat po. Pasensya na po kayo kung yung mga taga sa amin nahirapan sa biyahe, medyo malayo kasi. Basta thank you. Ito yung pinakamahalagang araw na nangyari sa buhay namin. So, basta salamat po sa suporta. Yun lang po at sana mag-enjoy kayo ngayon. We praise and glorify your name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Just looking in your eyes, I see the fire I supply. Do your body keep me round? That fire's out. Whoa, you got me.
Papasalamatan ko na lang din po yung pinasalamatan kanina ng groom and bride. Thank you po sa pagpunta sa ano nila, sa special day, saka yung pangako ko sa yung dining set. Ano yun? Mapu-fulfill natin yun. Basta hihimbingan natin pareho yung dulo. Oo. Within the year, kaya natin yan. Tapos, ano ba? Ano, sana tigilan mo na yung pagiging praning mo. Bawal na yung historical. Kasal na kayo. Wala nang halong kata ng Facebook. Coming from me. Hi! Ayun. Tapos, kasi naman yun. Yung susunod sa akin, bawal sabihin na ganun din yung wish nila. Para damay-damay. Binabati ko yung mga kuya ko. Babatiin ko na lang yung mga kamag-anak. Hindi, yun lang. Hindi, yung sa akin lang po ay nagpapasalamat ako sa lahat ng nandiyan rito. Lalo na po sa akin ng dalawa na pag-imbita sa amin. Then, yun po. Maraming salamat. Then, yun, happy wedding din sa hi! Okay pa ba kayo dyan? Ayun. Gusto ko lang mag-thank you ulit sa lahat po nang nakarating dito from our families, friends, mga ninong at ninang. No, yan. Sa mga nandito pa, nag-stay pa po, maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor, tumulong, ganyan. Thank you po sa souvenir, sa photographer, lahat po. Thank you very much, and especially sa South Country Garden, kay Miss Eliza and Miss Muriel. Maraming salamat po for making this event na truly memorable. So, yun na nga. Nasabi niyo na lahat. Salamat na lang ulit, lalong-lalo na sa Miss Muriel and Miss Eliza sa napakagandang serbisyo. Ayun, so kung nagutom man kayo, pasensya na kayo. Pero palagi ko hindi naman kasi nabusog kayo sa kasiyahan. Kahit medyo nagugutom kayo, nakasayo pa din kayo. So salamat ng madami sa lahat ng... Salamat sa aming photographer. Salamat ulit. Yun, thank you. Tied up and caught in your...
Why you drinking it out? Why you making me need it?